Ngayong suspindido na ang no contact apprehension policy, mas bantay sarado ng mga MMDA enforcer ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mas maraming araw ang nahuli kanina kesa nung may NCAP. Nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Maaga pa lang ay maraming traffic enforcer na ng MMDA ang nakapwesto sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nanguhuli sila ng traffic violators kasunod ng suspension ng Supreme Court sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Isa sa mga sinita ang pampasaherong bus na ito. Over speeding daw po sir, 50 raw po. Nakala ko po 60 ang takbo kailangan. Sermo naman ang inabot ng truck driver na ito dahil sa patong-patong na paglabag. Wala kang brake number, over speeding ka 70. Pag ikaw nawalan ka na naman ng giya, nawala ka ng preto, nakakamot ka ng ulo, makakaputay ka ng tatlong tao. Kasi nakabol ako. Anong inahabol mo? Kamatayan! Kaninang umaga, aabot na sa 100 na nahuling lumabag sa number coding scheme at 35 naman ang tinikitan dahil sa overspeeding. Mayit doble yan sa naitala kahapon ng umaga na nasa 59 lang. Sa buong araw, 249 ang naitalang lumabag sa batas trapiko kahapon sa pamamagitan ng NCAP cameras. Pero hindi sila natikitan. Tingin ng MMDA, parang nakabuti pa ang pagkakasuspinde ng NCAP. Mas nababantayan pa raw kasi nila ang iba pang violation. Gaya ng dalawang dump truck na ito na na-impound matapos madiskubring paso na ang papeles. Wala pang lisensya ang mga driver nito. Na-impound din ang isang kolorum na van. Para matiyak na walang lusot ang mga pasaway sa kalsada, nagdagdag pa ng tauhan ng MMDA sa mga intersection gaya sa EDSA Ortigas at EDSA Cubao. Strategically deployed our men so that yung mga nasa gitna ay mahuli rin. Kasi they're really evading. Yung lalong-lalo na ngayon, handicap kami dahil wala kaming NCAP. Nagpaalala rin ng MMDA sa mga motorista na huwag magpakakampante porket suspendido ang NCAP. Even though we're handicapped, we will continue with the physical enforcement just to maintain yung disiplina sa kalsada. Kasi hindi natin pwedeng pabayaang mamayagpag yung mga ayaw sumunod sa mga pulisiya na to. At sasabihin nila, wala naman ang NCAP, pwede na natin gawin. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.